Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain. Nang lahat na makakita nito, sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tataligdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Miyerkules ng 31st linggo sa karaniwang panahon. At habang tayo po ay papalapit ng papalapit sa pagtatapos ng kalendaryo sa liturhiya ng ating simbahan, kung kaya't ang mga tema po lagi ay patungo sa paanyaya sa atin, patungo sa kaharian ng Diyos. At ngayon, sinasabi nga sa atin na pag-isipan natin na mabuti ang atin pong ginagawang pagsunod o paglilingkod sa Diyos. Hindi po automatic na tayo ay nagsisimba araw-araw, pasok na tayo sa langit. Huwag nating isipin ganun, "Oy, nagsimba ako ngayon ha, o nagsimba ako araw-araw, check, o pasok na sa langit." Hindi yun ang nagiging basihan. Bagamat, nagiging gabay ito para masuri natin kung saan nga ba tayong patungo na direksyon. Mahalaga po, no, ngayon sinabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos at ipinaparating din sa atin, na higit na mahalaga, sabi po niya, lalo tigit ngayon, kasi nga papatapos na tayo, no, sa liturhiya, natin alam kung aabot pa ba tayo doon sa panibagong taon. Pero ang sabi, mas higit ngayon na tayo ay dapat maging masunurin. Sabihin nyo nga po, masunurin. Obedience po, no? Maging masunurin. Kaya nga, ano ba? Ito bang ginagawa natin paglilingkod? Gusto ba natin talagang sumunod sa Diyos? O ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa atin? Lord, gusto ko ito. Bigay mo ito sa akin. Now, kailangan sumunod ka. Kaya nagtatampo tayo kapag hindi naibibigay ng Diyos yung inihiling natin. So sino nga ba talaga ang sumusunod? Tayo ba talaga ang sumusunod o ang gusto natin siya ang sumunod? Kaya sa Ebanghelyo, ang sabi rin ni Jesus, hindi pwedeng maging alagad ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan po ito maging malinaw, ha? Sabi po dito, ang sino mang umiibig sa kanyang ama
at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging ang sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ano ang unang utos? Ano ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos. Yun yung number one. Kaya lang, baka nagiging hadlang kasi sa pagsunod natin, kina-justify natin, ginagamit natin, pamilya. Kaya marami, kahit gumawa ng masama, kasi sinusunod, pamilya. Kahit magnakaw, kasi ang sabi ng pamilya. Sabi ng magulang, okay lang yan. Maging kurap ka, okay lang yan. Manloko ka, okay lang yan. Kasi ang sinusunod natin, pamilya. Kasi sabi nga, malalim ang ugnayan ng pamilyang Pilipino. So, ngayon, pag nilaya natin, paano tayo makakasunod kay Kristo kung ang sinusunod natin, mga mali na nanggagaling sa pamilya? Malinaw naman, no? Sabi ni Jesus, nang higit sa akin. Hindi binabaliwala ni Jesus yung utos na igalang mo ang iyong ama't ina. Yung sinasabi din na ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ito yung mga utos niya. Pero po, hindi pwedeng mangibabaw ito kaysa sa pag-ibig sa Diyos. Higit sa lahat. Unang-una, pag-ibig sa Diyos. Kasi kung, tandaan po natin, ha, hindi lahat ng sumusunod sa tao, sumusunod sa Diyos. Pero kapag ang isang tao marunong sumunod sa Diyos, kayang-kaya niyang sumunod sa mabuting utos ng tao. Sunurin. Kailangan tayong mas maging masunurin ngayon kaysa sa kung ano ang gusto lang nating gawin. Tawa, kahit sa amin po dito, sa mga naglilingkod sa simbahan, hindi mahalaga yung, ay, ito yung ginagawa na namin noon-noon pa. Wala ka pa dyan, Father. Ito na yung ginagawa namin. Kaya, nagiging masuwayin na tayo. Lagi, binabalik tayo sa pinaka-pundasyon at pinaka-importante din sa paglilingkod, ang maging masunurin sa Diyos. Kaya, ito bang, ano ba, saan ba ako? Ito ba ay pagsunod ko sa Diyos? O ito ay pagsunod ko na lang sa kung ano ang gusto kong mangyari. Amen? Magsit-